praise the Lord. At kayo ay mga kapatid. Ang ating pong lesson for the next 2 weeks, mga kapatid, is entitled The Discipleship of the 12. Ito po yung ating series, The Call of God to New Testament Characters. So kung inyo pong mapapansin sa ating illustration, nandun po ang Panginoong Jesus at saka po yung kanyang pong 12 disciples. Kayo po ay may mga Biblia na dito kasamaan sa pagbabasa. Sabi po na nga, key verses, Matthew chapter 4, verse 17. Mula noon ay nagpasimulang mangaral si Jesus at magsabi, magsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. Verse 18, at sa paglalakad niya sa tabi ng dagat ng Galilea, ay nakita niya ang dalawang magkapatid, si Simon na tinatawag na Pedro at si Andres na kanyang kapatid, na inihuhulog ang isang lambat sa dagat sapagkat sila ay mga mamamalakaya, or in other terms po ay sila po ay mga mangingisda. In verse 19, at sinabi niya sa kanila, magsisunod kayo sa hulihan ko at gagawin mo kayong mga mamamalakaya ng mga tao or fishers of men. At pagdaka ay iniwan nila ang mga lambat at nagsisunod sa kanila. Praise the Lord. In verse 21, at paglakad sa dako roon ay nakita niya ang dalawa pang magkapatid, si Santiago na anak ni Zebedeo at ang kanyang kapatid na si Juan, sa daong nakasama si Zebedeo ng kanilang ama, na nagsisipaghayuman ang kanilang mga lambat at sila ay kanya rin tinawag, at pagdaka ay iniwan nila ang daong at ang kanilang ama at nagsisunod sa kanya. And last, in verse 23, at nilibot ni Jesus ang buong Galilea na nagtuturo sa mga sinagoga nila at ipinangaral ang ebanghelyo ng kaharian at nagpapagaling ng lahat ng sarisaring sakit at lahat ng karamdaman na nasa mga tao. So sa pagkakataon ito, mga kapatid, ang pag-aaralan natin ay tungkol sa pagiging alagad po ng ating Panginoong Jesus, po yung discipleship. At sinasabi nga po na kung tayo ay tunay na mga disipulo or alagad po ng Panginoon, tayo po ay na we must believe in Him. Unang-una, kailangan po tayo ay nananampalataya sa Panginoong Jesus. Tayo ay dinidinay natin ating mga sarili na hindi po yung ating mga sarili at nasusunod sa ating buhay, kundi dinidinay natin ang ating gusto upang pagbigyan po ang gusto at kalooban po ng Panginoon. We accept our place in Christ's kingdom. Alam natin na hindi na tayo taga dito sa mundong ito, kundi tayo ay pagpupunod sa langit. At kung ang ating pong pag-iisip ay tayo ay may pupuntahang mas better na lugar, alam natin na may paghahanda po tayo gagawin, mga kapatid. Ang mga disipulo ng Panginoon ay they are faithful in performing His will. Tayo po ay hindi yung kalooban natin na ating sinusunod, kundi po ang kalooban po ng ating Panginoon. Hindi lang tayo basta sumusunod, kundi meron po tayo faithfulness o pagiging consistent or patuloy na patuloy na pagsunod. And ang sabi pa po nung last, we work unto death. Kumbaga, kahit ano man ang mangyari, maging malagay man sa bigit ng kamatayan ng ating mga buhay, but for the sake of the gospel of Jesus Christ, we will work until He comes, mga kapatid. Meron tayong mga focus verses, mga kapatid. At ito po ang nasa Luke chapter 6, verse 40. Ang sabi po, ang disipulo ay kailanman ay hindi magiging mas higit pa sa kanyang master. Pero ang bawat isang sinasabi niya na gusto niyang maging tagasunod ay ginagawa niya ang lahat ng bagay upang maging kahalintulad niya ng kanyang master. Ito nga po yung sabi ng 6:40, hindi higit ang alagad sa kanyang guro, datapot ang bawat isa pagka naging sandal ay nagiging katulad ng kanyang guro. Sa ating pong pagiging tagasunod ni Kristo, mga kapatid, hindi natin nilalayon na maging mas better pa ang ating pag-iisip, mas better ang ating prinsipyo. Kasi po, nagiging dangerous ito dun sa iba na nagiging panatiko, mga kapatid, na dahil sa sobra nilang pagka-panatiko, nagiging sobra yung kanilang pagsunod na hindi na sila sumusunod actually at sila nag-i-inject na ng sarili nilang prinsipyo para nagbibigay na sila ng sarili nilang comment para sinasabi nila na mas maganda kung ganito ang aking paniniwalaan. Pero alam natin, mga kapatid, na kung ano ang sinasabi ng Biblia, yun lang po ang dapat natin susundin, mga kapatid. Ang isang magandang tanong sa ating, mga kapatid, sa panahon ngayon na itatanong din natin sa ating mga sarili, where have all the disciples gone? Saan na napunta ang mga alagad ni Kristo? Saan na sa panahon ito, sa oras na ito, nasaan na ang mga alagad ni Kristo? Ang sabi po ng isang
Sir Greg Ogden. Ang halos kalahati daw po ng Christian public, kung kanya po itong in-analyze, ay kung titignan niya yung kanilang status in life, ay halos kalahati, ay hindi man lamang nila mabili yung kanilang mga gusto at pangailangan. So in other sense, mga kapatid, halos kalahati ng mga Christians, hindi siya talaga yung nandun sa status na mga milyonaryo, kundi yung mga level ay mga halos nasa middle class o mga karaniwang tao. Hindi sila yung mga tycoons, yung mga kagaya ng mga may-ari ng mga malls, hindi sila yung mga may-ari ng malaking kumpanya. And sabi sa statistics, half of the Christian public ay hindi nga nila na mabibili yung kanilang mga gusto sa buhay. Sabi pa po ng isang survey, isa sa bawat apat na Kristiyano, because of yung kalagayan niya sa buhay, ay nag-iisip tuloy na kung magkaroon lang siya ng maraming pera, kung magkaroon siya ng magandang bahay, magandang kotse, magandang mga ari-arian sa buhay, ay yun yung mag-determine na sinasabing siya blessed or successful in life. Because of the thinking na the more you have, the more successful you are. Pero ang problema nito, mga kapatid, na itinudulad sa ating kaisipan is, pag nagkaroon tayo ng maling konsepto na ang material wealth and possession at nagde-demonstrate lang ng ating pagka-successful sa buhay. Hindi daw tayo isipin na porket meron tayo magandang bahay, magandang kakayuan sa buhay, ay tayo ay higit na nakakaangat sa iba, sa mata ng Panginoon. Because sa mundong ito, ganun ang pamantayan, pero sa pagtingin po ng Diyos, hindi po ganun, mga kapatid. Sa ating paglilingkod sa Panginoon, ano ang ating top priority? Nilagyan ko muna ng X dyan yung material wealth and possessions. Kung tayo po ay naglilingkod sa Panginoon, mga kapatid, hindi tayo naglilingkod para yumaman, mga kapatid. Hindi tayo naglilingkod para masabi namin na tayo tinitingnan na or sinasabi na may sinabi tayo sa buhay na ito. Kundi ang ating top priority sa ating paglilingkod sa Diyos, unang higit sa lahat ay maging tagasunod ni Kristo at mamuhay ng kalugod-lugod sa kanyang harapan, mga kapatid. Dahil alam natin na there's a better place, hindi dito sa mundong ito, kundi doon sa langit na inihanda ng Panginoon. At ang sabi nga, kung ang ating top priority ay ang pagsunod sa Panginoon, alam natin na hindi naman niya tayo pababayaan, hindi naman niya tayo pagkukulangin, mga kapatid. And in the end, dahil sa pagsunod natin, yung material wealth and possessions, sabi niya, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Lahat ng bagay ay idadagdag sa atin ng Panginoon kung uunahin po natin ang kanyang kaharian. Sabi po, possessions serve us rather than us serving them. Yung mga bagay na mayroon tayo, mga kapatid, yun ay naglilingkod sa atin. Ang pera, mga kapatid, yun ay ginagamit natin upang sa ating pabor. At hindi tayo, ang nagiging master natin minsan po ay ang mga salami. May mga tao po na halos hindi na makapagtrabaho, hindi na makasimba dahil sa kagustuhan nila na magtrabaho. May mga pagkakataon po na pinipili ng ibang tao na kahit hindi na lang siya mag-service or mag-church para siya ay kumita ng extra, mga kapatid. But our possessions, it may serve us rather than us serving them. Sabi nga po ng larawan, mga kapatid, let us serve Him. We cannot serve both God and things. Medyo naisod na po yung kukon. Hindi namin pwede daw maglingkuran ang dalawang masters, mga kapatid. Kung maglingkod tayo sa Diyos, maglingkod tayo sa Diyos. Kung tayo sa ibang maglingkod, doon tayo maglingkod, mga kapatid. Hindi pwede sabay natin itong maglingkuran. Sabi niya, no, we don't always get what we want, but consider this, there are people who will never have what you have right now. Hindi man natin nabibili ang lahat na ating gusto, mga kapatid, pero kung i-consider mo, mayroon kang mga bagay sa buhay mo ngayon na kailanman ang ibang tao ay hindi magkakaroon. Tingnan mo po ang iyong pamilya, meron kang buong pamilya, may mga tao po na broken ang kanilang families, may mga circumstances sa buhay nila na hindi nila ginusto, pero yun ang kanilang nakarisnan. Kung meron po tayong mga tayo ngayon ay maganda ang kalusugan, may mga tao pinapanganak ng may sakit, mga kapatid, may mga tao nabubuhay lang na sa life support, pero tayo ay nandito malakas para magpuri sa Panginoon, buhay tayo, mga kapatid, na tayo humihinga. There are people who will never have what you have right now. Kaya, ang ating consider, mga kapatid, sa ating pag-iisip, ang ating gagawin ay paglingkuran at sundin ang kalooban ng Diyos at ang material possessions, yung mga magustuhan natin sa
mundo, ito, ito'y idadagdag sa atin ng Panginoon. Pag-inulang po natin ang kanyang kaharian. Sa ating pong pag-aaral, ito po ang aming susubukang tapusin sa araw na ito, mga kapatid. Una po ay yung topic po sa true discipleship. Ating pong pag-aaralan yung meaning of discipleship, yung development of a disciple. Pangatlo, yung continuous na or continuing process of disciplining converts. Pag-aaralan din natin or dadaan natin yung requirements of discipleship. Ano ba yung mga privilege natin bilang isang disipulo ng Panginoon? Ano yung mga demand na hinihingi upang matawag tayong disciples? At lastly, ano yung mga reward na naghihintay sa atin bilang alagad po ng Panginoon? Ito po ay isa sa mga maaaring po sabi na yung pinaka scariest words na pwede po natin marinig mula sa Panginoon. Ito po ay matatagpuan sa Matthew chapter 7 verse 22-23. Sabi niya, Panginoon, I never knew you, depart from you. Baga, sa madaling salita, alam naman namin na ang Diyos ay all-knowing, pero para sabihin niya sa atin sa araw ng pag-uupo na, I never knew you, depart from me. Ito po ay nakakasakit marinig, mga kapatid. Para kung nag-a-apply ng visa sa isang embassy at talagang tinatangan ng denied application. Sabi mo ng Matthew chapter 7, verse 22, to me in that day, Lord, Lord, have we not professed in thy name, and in thy name have cast out devils, and in thy name done many wonderful works? Sabi po ng Bible verse nito, mga kapatid, sa kanyang pangalan. Ibig sabihin, ang mga tao nagsasalita dito, mga kapatid, ay yung mga tao nakakakilala sa tunay na Diyos. Ito po yung mga tao, hindi yung mga unbelievers, mga kapatid, kundi yung mga tao, believers, at sinasabi nila ang pangalan ng Panginoon. Sabi niya, and then will I profess unto them, I never knew you, depart from me, ye that work iniquity. Sabi pa ng Tagalog, mga kapatid, marami ang magsasabi sa akin sa araw na yun, Panginoon, Panginoon, hindi ba na nagsipangmula kami sa iyong pangalan? At sa pangalan mo ay nagpalayas kami ng mga demonyo? At sa pangalan mo ay nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan? At anong magkagayon ipapahayag ko sa kanila, kailanman ay hindi ko kayo na makilala, magsilayo kayo sa akin, kayo mapaggawa ng kaliguan. Hallelujah. Ayan. Kayong magagawa ng katampalasanan. Does the Lord know you? Yan po ang tanong natin sa umaga nito. Kilala ba tayo ng Diyos? Alam natin from the Bible na hinililigit sa Diyos ang bawat isa sa atin. Alam niya ang kalagay natin, buhay natin, yung ating mga buhay bilang ng Diyos. Pero ito ay sa pagtatanong na sa kaparaan na kalala ba ng Diyos talaga ikaw bilang ikaw na nagpapakilala naman sa Kanya. Kasi yung karunungan ng Diyos tungkol sa atin ay given lang po yun. Ang Diyos po ay all-knowing. Pero yung deeper relationship natin sa Diyos, ito po ang tinatanong ng Panginoon. Sabi niya, sabi ng Bible, the Lord does not know, una, many who claim to know Him. Sabi mo, binasa natin kanina, dadating yung time, may mga tao magsasabi na, Panginoon, kami yun, ako ay tumatayong din, nung papalaktak din ako, nagsasawin din ako ng iyong pangalan, at ako'y gumagaling din ang aking mga karamdaman. I have done many great works in your name. Pero sabi ng Panginoon, there are many who will claim to know Him, but they do not know them. At sino pa yung mga hindi nakikilala ng Diyos? Sabi pa ng Matthew 25:11-12, those who fail to make proper preparation. Pagka tayo po ay hindi naghanda, mga kapatid, sa ating pong eternal life, sasabihin sa atin ng Diyos, I never knew you. Hindi tayo nakilala ng Diyos, mga kapatid. Those who deny Him, Matthew 10:33, yung mga taong sinasabi nila na kilala nila ang Diyos, pero ang kanilang buhay ay hindi nagiging totoong example ng kagasunod ni Kristo, na parang we are denying the power of the Lord in us, mga kapatid. In Luke chapter 6, verse 4-6, those who don't know what He says. Sakit ko na. Yung mga tao daw na nakikinig, pero hindi ginagawa ang kanyang mga salita. Sasabihin sa atin ng Panginoon, I never knew. Sabi po ng Matthew 25:41-46, those who will be on His left hand, yung mga tao, naliwas ang kanilang pamumuhay, mga kapatid, at hindi sumusunod sa righteousness ng Panginoon. Hallelujah.
Do you know the Lord? Paano mo nasabi na kilala mo ang Diyos? Sasabihin natin minsan, pumunta ang Diyos ay pumasok sa aking puso, kaya alam ko na kilala ko ang Diyos. Minsan sinasabi natin, kilala ko ang Diyos dahil hinugasan niya aking mga kasalanan, He lifted my burden of sin. Kilala ko ang Diyos because I had personal experience. Salita ako ng matibang wika, naramdaman ko ang presensya ng Diyos sa aking buhay. Minsan sinasabi natin, kilala ko ang Diyos because He gave me a wonderful feeling. Nung pumasok ko sa church na yung gumaan ang aking pakiramdam. Pero alam niyo ba mga kapatidan, there are no scriptures to support that you know God by doing these things. Na hindi pala sinusuportahan ng Biblia yung basta sinabi lang natin na gumaan ang aking pakiramdam kaya kilala ko ang Diyos. O kaya, ako talaga ay nagpabaptize, ako ay nakareceive ng Holy Ghost, kaya alam kong kilala ko ang Diyos. Hindi pala yun yung sinasabi ng scripture para masabi natin na talaga kilala natin ang Diyos, mga kapatid. Sabi po, the Lord knows, kilala ng Diyos ang mga tao sa Kanya, those who are His. Kilala natin ang Diyos kung tayo ay sumusunod sa Kanya at narinig natin ang Kanyang tinig, those who hear and follow Him. The Lord knows those who confess Him. Sabi po naman yung 32. In John 15:14, the Lord knows those who are His friends. At paano tayo magiging kaibigan ng Diyos, mga kapatid, kapag tayo ay pananampalataya sa Kanya? Kilala ng Diyos yung mga tao inilagay niya sa aklat ng buhay. The names in the book of life according sa Revelation 3:5. And those who will be on His right hand. Yung mga tao sumusunod sa Kanyang kapilan, mga kapatid. Sabi po ng Isaiah 66, ganito ang sabi ng Panginoon, ang langit ay aking luklukan at ang lupa ay aking tungtungan. Anong anyong bahay ang inyong itatayo sa akin at anong dako ang magiging aking kapahingahan? Sapagkat lahat ng mga bagay na ito ay inihiha ng aking mga kamay at sa gayon nangyari ang lahat ng mga bagay na ito, sabi ng Panginoon. Pero ito po ang napakaganda mga kapatid. Ngunit ang taong ito ay titignan ko sa mga tuwid bagay siyang tungha at may pagsisisig loob at nanginginig sa aking salita. Ang Diyos daw po ang kanyang tuntungan, mga kapatid, ay ang luklukan niya ay ang langit at ang lupa ay ang kanyang tuntungan. Nakakalaki ng Diyos, mga kapatid. Pero alam niyo po ba na habang ang Diyos ay nakaupo doon sa langit, siya ay nakatingin sa kanyang mga anak. Sabi nga po nung isang punta at napagkwentuhan namin before, kung tayo ay makakita ng mga langgam, mga kapatid, di ba minsan tayo nakaupo sa upuan at nakakita tayo ng maliliit na langgam, sila ay mas maliit na dihama kaysa sa atin. Ako minsan ay parang gusto na lang silang tirisin dahil wala lang trip line natin gawin. Pero kung tinignan natin na ang Diyos ay ganoon kalaki at tayo ay ganoon kaliit sa kanyang harapan. Salamat dahil kahit matigas ang aming ulo mga kapatid at kung minsan ay hindi tayo sumusunod sa Diyos, hindi tayo tinitiris ng Panginoon at tayo ay lubos niya minamahal. Pero kung ating tinignan na ating sarili kung gaano kaliit yung langgam, kung gaano tayo kalaki, ganoon po ang Diyos mga kapatid. Nakikita niya kung saan tayo dumadaan, alam niya kung tayo ay sumusunod sa pattern ng kanyang karamihan. Di ba po ang mga langgam ay lagi may linya? Kung sila bahay-walay, lagi silang salusunod. Ang gusto ko ng Panginoon, ang direksyon natin ay kasama ng mga patungkong papunta sa langit, mga kapatid. Kinakita ng Diyos kung may isang langgam na hihiwalay ng landas. Pero sabi ng Panginoon, ako ay nakatingin doon sa mga lukha at may pagsisising loob. At yung mga tao nanginginig sa aking mga salita. Ibig sabihin mga kapatid, after all these things na ating pinag-usapan, ang hinahanap pala talaga ng Diyos sa atin ay yung ating pagsunod. Yung pala talaga mga kapatid. Hindi yung ating nararamdaman, hindi yung alam natin na ating ginawa upang tayo makarating kung saan tayo natinag, saan ating pinaroon ngayon. Kundi yung ating pagsunod mga kapatid. Yun yung nagmamatter pagdating natin sa hukuman. Kung tayo ba ay sumunod sa salita ng Diyos o hindi, mga kapatid. Yan. Ang sinabi po natin, we are discussing about discipleship. Ang ibig sabihin po, mga kapatid, pag sinabi yung disipulo or alagad, it means follower, a pupil of a teacher, it comes from the Greek word mateid, which means learner. At ang sabi nga po, we accept not only the teachings of Jesus, but also His way of life. Noon at panahon, mga kapatid, meron din silang mga guro. At ang ginagawa po noong unang panahon, kapag po sila ay nasa magandang estado sa buhay,
may pwede silang magbayad ng isang tutor or guro sa kanila, sila hahanap ng isang master na sa paligid nila ay gusto nila maging mentor, yung isang tao bilib sila, yung isang tao naniniwala sila na may lubos na karunungan at gusto nilang maging kagaya, mga kapatid. So, noong una, ang mga estudyante ay hahanap ng kanilang guro. At kumbaga nagbabayad sila or pinakuha nila yung kanilang servisyo. At ang mangyayari, itong guro na ito, siya ay in-accept niya ang isang estudyante na gusto mag-volunteer na maging kanyang estudyante. Tuturuan niya ito at ang kanyang goal is maging kagaya din siya ng kanyang status na siya ay master ngayon. Yung kanyang tinuturuan ay magiging master din or may ipasa niya yung kanyang kaalaman doon sa susunod na generation. So, kaso po natin sa paglingkod sa Panginoon, baliktad po mga kapatid na ginawa ng Panginoon. Diba sabi niya ng Biblia, tayo ay hindi namin nakilala ang Panginoon. Diba? Tayo po ay hinanap ng Diyos, tayo po ay hinili ng Panginoon. Siya po ang kumuha sa atin sa kung saan man tayo nilalagay. Sabi nga ng Bible, si Jesus po ang unang nagmahal sa atin nung tayo ay makasalanan pa. Ginawa po ng Panginoon, pumili po siya ng 12 disipulo. Hindi po siya ang hinanap ng 12 disipulo, kundi siya po ang pumili ng 12 disipulo. At yun po ang kanyang binahag na turuan at ang kanyang intensyon, hindi po upang maging master din yung kanyang mga tinuruan, kundi hanggang sa kanyang muling pagbabalik, sila po ay patuloy maging disipulo po ng Panginoon. So kung sa secular po ng mundo, ang gusto po natin ay, kung ikaw ay tinuturuan, okay lang sa akin kahit maging mas higit ka pa kaysa sa akin. Yung po ang tao, mga kapatid. At kung pa natin, maipasa ko sa iyo ang lahat ng aking alam. Pero sa pagiging disipulo, mga kapatid, minimaintain natin yung ating humility sa harapan ng Panginoon that He will forever be the master of our life at kailanman na hindi tayo magiging mas magaling pa po sa Panginoon. At dapat po ating ilagay sa ating puso't isip na kahit gaano na karami ang ating experience at pagunawa ng pool po sa Panginoon, kailanman po ay hindi tayo mas magiging marunong o mas magaling pa sa Kanya. At yung kalooban po lagi ng Diyos ang mas mataas na Kanyang pag-iisip, mas mataas po ang Kanyang pagsasalita sa bawat isa sa atin. At kumbaga lagi natin isipin na we are just followers of Jesus at wala po tayo kayong maipagmanaki sa Kanyang harapan. Ang discipleship, mga kapatid, ay nagsasabi na we never become masters of ourselves, but we are always to remain the disciples of Jesus. We do not win converts to ourselves, but rather we win converts to Jesus. Ito po ang danger, mga kapatid, sa mundo ito, lalo po at marami ang mga denomination na sumusunod sa mundo ito for the sake of materialism, for wealth and possession. Iba po mga kapatid na organisasyon na gusto lamang ng miyembro upang magkaroon sila ng mga iba-ibang magagandang samahan, nakapagtayo sila ng magagandang building, makapagbigay sila ng social activities, makapagtulong sila sa ekonomiya, ganun po kaysa na ginagawa in the name of a religious organization, nagiging social gospel ito mga kapatid. Nakakalungkot na kung minsan, nakakalimutan na nila i-focus ang pagtuturo sa Biblia. And they just remain focusing them on themselves. Kung paano tayo, how can we make ourselves better? Paano tayo nakakaroon ng positive thinking? Paano natin i-re-represent ang ating mga sarili? Paano tayo magiging famous dito sa mundong ito? At paano nila sasabihin tayo ay nakakaangat sa buhay? Pero yung totoong message ng Biblia ay isa po ay nawawala na nanineglect ng mga kapatid. Tayo mga kapatid, kung tayo tunay na disipulo ng Diyos, do not win converts to ourselves. Hindi tayo nagsasabi na iglesia na kung sino mang tao, kundi ito po ay bahay ng Panginoon at ang Diyos po ang ating itinataas, mga kapatid, hindi ang tao. We sought to develop fellow disciples of the Lord. Tayo po ay hindi lang basta nagiging disipulo, kundi ang gusto natin, yung alam natin ay maituro din natin sa iba. Ito po yung ating goal, mga kapatid. Anong ginawa ng mga disipulo doon sa ating key verse, mga kapatid? Ang sabi nila, they left everything. Yung kanilang bahay, yung kanilang trabaho. Sila po dati yung mga isda, mga kapatid. Pero sinong sabi ko ng Mateo, iniwan niya ang kanilang mga lambat at sila ay sumunod kay Kristo. Yung kanilang kabuhayan, ang kanilang mga pamilya ay iniwan nila for the cause of Christ. They do more than hearing occasional sermons. Hindi lang sila basta, oh, ang Panginoong Jesus ay nandito, tayo sumunod sa Kanya. Tapos after
partner niya magsalita, babalik na naman sila sa kanilang dating trabaho. Hindi po ganun ang ginawa ng gabing dalawang disipulo, kundi ang ginawa po nila, they followed Jesus everywhere he goes, and they adapted to his life, they understood his point of views, at kung paano siya mag-isip, and how he thought, mga kapatid. Ang ginawa po nila, mga kapatid, iniwan nila ang lahat ng bagay, ang kanilang kaayawanan, yung kanilang mga bahay, sumama sila sa Panginoon. Alam niyo po ba ang naging ministry ng Panginoon, mga kapatid, sa loob po ng 3 taon? Ang Panginoon po ay, noon po walang wifi, walang internet. Hindi mo po makikita ang Panginoon dahil lang na niya, nag-check-in siya sa ganitong lugar. Diba sa Facebook ngayon, meron check-in at UPC Batangas City. Alam mo na ako si sister nasa UPC na kasi nag-check-in siya doon sa Facebook. Wala pong gano'n, wala pong telepono. Nang magka-text or natawag siya, Panginoon, asan ka na ba ngayon? Pupunta na ako dyan. Hindi po gano'n, mga kapatid. Noon po sila sa Jerusalem, ay nabubuhay po, may mga bundok po doon, wala pong sasakyan. Sila po ay barefoot, mga kapatid. Ano ginawa nila? They follow Jesus everywhere. At ito'y literal, mga kapatid. Gagawin po ng Panginoon, early in the morning, ang Panginoon po ay mag-awan, mananalangin, mga kapatid. Yes, a quiet time for himself. At paano masusundan ang Panginoon? Lagi silang aware. Lagi silang nakamasin. Kasi pamunta doon sa lugar na yun, pumunta sila doon. Ibig sabihin, hindi sila magkakasama lang, tapos may sarili-sarili silang ginagawa. Kundi sila ay magkakasama at lahat ng ginagawa po ng Diyos ay pinapanood nila. Ang Diyos ay nagtuturo sa kanila hand on hand, dinedemonstrate ng Diyos kung paano kumawag sa may karamdaman, kung paano magpagaling, kung paano gumawa ng milagro. Hindi siya basta na sinabi na ganito magpagaling, o sige, bumalik ka na lang mamaya. Kundi actual yung pinapakita, ganito ang paghawak sa mga nangangailangan, ganito ang action na kailangan mong gawin, ganito ang kailangan mong sabihin o paggawa ng kanilang kalooban. Everything ay kanilang natutunan on a first-hand basis, mga kapatid. Actual nila itong nakita. Kaya alam natin na ganun na lang ang naging influence ng Panginoon sa kanila, mga kapatid, na for 3 years, araw at gabi nilang kasama ang Diyos. At ito po, mga kapatid, ang gusto gawin ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Na sa pamamagitan po ng kanyang banal na Espiritu, lagi nating maging kasama ang Panginoon. Lagi nating abangan kung saan tayo gusto pumuntahin ng Diyos. Lagi natin siyang hanapin sa ating mga buhay, mga kapatid. Mayroon mang magandang teknolohiya ngayon, pero mayroong ibinigay sa atin ang Diyos, ang kanyang Espiritu, direct line, direct access po natin sa Diyos, na pwede natin malaman kung ano ang mga gusto niyang ipagawa at kung din niyang kalooban. Nakasulat, mga kapatid, sa kanyang mga salita at mga bagay na gusto niyang gawin sa atin. Sabi, mga kapatid, ang mga disipulo ay dumaan sa isang proseso ng development. Hindi sila parang after tawagin, ikaw si Simon Pedro, ikaw Andrew, ikaw ay magiging disipulo ko, at after ng ilang araw ay pwede ka natin magturo. Hindi po, mga kapatid, hindi sila ay nagkaroon ng stage of development. In Matthew 4:18, sabi po, and Jesus walking by the Sea of Galilee saw 2 brethren, dalawang magkapatid, Simon called Peter, si Simon Pedro, at ang kanyang kapatid na si Andrew, casting a net into the sea for they were fishers. And he said unto them, follow me, and I will make you fishers of men. Si Peter at si Andrew ay tinawag ng Panginoon at direkta nilang narinig sa Diyos, follow me, and I will make you fishers of men. In John chapter 1, verse 42-43, the day following Jesus would go forth into the Galilee, and he finded Philip, and he said unto him, follow me. Si Philip po ay tinawag din sa pamamagitan ng ganitong kaparaan na sinabi ng Panginoon, Philip, follow me. Matthew 9:9 says, as Jesus passed forth from this, he saw a man named Matthew sitting at the receipt of custom. Si Matthew po ay isang tax collector, mga kapatid. Kung mapapansin po natin, yung mga nauna ay mga fishermen, ito naman po ay isang tax collector. Maging isang kapanahon na natin ngayon, mga kapatid, meron bahit na anomalya ang tungkol sa taxation. Lagi natin iniisip na di naman tamang isipin, pero lagi natin katikip na lang kanilang pangalan na mayroon silang cobra or mayroon silang hindi magandang ginagawa. Noong unang panahon, ganun din po ang kanilang image, mga kapatid. Pag ito ay tax collector, marami ang galit sa'yo dahil sinasabi nila na sobra yung sinisingil. Pero ano po ang ginawa ng Panginoon, mga kapatid? He said unto him, follow me. At ito ang kanyang ginawa, he arose and he
collector. Ang maganda dito mga kapatid, makikita natin na ang Diyos po hindi pumipili ng tao based sa status in life, based po sa kabaitan, based sa karunungan, kundi ang Diyos po ay nakikita niya kung ano ang pwedeng mangyari or potential doon sa mga tao kanya tinatawag. At hinihintay lang niya yung response ng mga tao ito. At nagkaroon ng kaganapan po sa buhay ni Mateo dahil he arose and he indeed followed Jesus. In Matthew 19:21, it says, Jesus said unto him, if thou wilt be perfect, go and sell that thou hast and give to the poor. Ito po ay isang sinabi niya doon sa isang mayaman na siya po ay nagtanong sa Panginoon na siya po ay mabait na, lahat po ay ginawa niya, maganda po ang kanyang pamumuhay. At sinabi ng Panginoon, sabi niya sa Panginoon, ano ba kailangan niya gawin upang makapasok sa kaharian ni lagi? At sabi niya ng Panginoon, kung gusto mo maging sakdal, ibenta mo ang lahat ng iyong ari-arian, ibigay mo ito sa mahihirap, at ang iyong kayamanan ay hindi na sa lupang ito, kundi ito'y magiging treasure in heaven, at sumunod ka sa akin. Lagi pong ito ang ating mapapansin mga kapatid, ang Bible verses natin ngayon, lagi siya sabi ng Diyos, come and follow me. In John 21:19, his faith signifying by what that he could glorify God. And when he had spoken this, he said unto him, follow me. Ito po ay mga kapatid, sinabi ng Panginoon, hindi lang upang meron siyang mga maging kasama habang siya ay nandito sa lupa. Ito po ay sinabi ng Diyos dahil ang intention po niya, kapag na-develop po niya ang 12 disipulo na ito, itong 12 na ito, in the end, ang mag-preach ng kanyang kaharian sa buong mundo. Hindi po ginawa ng Panginoon na lahat ng bansa ay pinuntahan niya sa loob ng 3 taon. Hindi po siya parang nag-travel from one country to another at siya ay may speaking engagement mga kapatid. Kundi nag-focus lang po siya sa 12. Araw at gabi niya kasama, tinuturuan, dinedemonstrate niya kung ano dapat nila matutunan. At nakita mismo ng mga disipulo sa buhay ng Panginoong Jesus kung ano ang dapat nilang gayahin. At after po noon, naniwala ang Panginoon sa kanila na kaya nilang ibalik or i-deliver, ipagkatiwala ulit sa ibang mga tao kung ano man ang kanilang dalhin. Yun po ang discipleship mga kapatid. Na yung mga disciple ay nagkaroon din ng kanilang mga followers eventually. At alam natin na nagtagumpay sila mga kapatid dahil nandito nakarating sa bansang ito, ang mensahe po ng Panginoon. Hindi po natin malalaman ang katotohanan mga kapatid kung walang mga disipulo na sumunod sa Panginoon at sila ay nagturo din naman ng iba. Kaya itong discipleship mga kapatid, ito ang susi upang ang katotohanan ay manatili sa atin at hindi tumawala sa ating generation mga kapatid. Hallelujah! Sabi po ng Mark 8:34, whoever wants to be my disciples must deny of themselves and take up their cross and follow me. Kung gusto daw natin maging disipulo ng Diyos, we must deny ourselves. Buhatin natin ang ating sarili mga cross mga kapatid at sumunod tayo sa Panginoon. Sinabi po ng Panginoon sa John chapter 14 verse 12, believe and do greater things. Sabi po, greater words than these shall ye do. Alam niyo po mga kapatid, ang Panginoong Jesus ay aktual nilang nakita gumawa ng mga milagro. Pero habang ginagawa po ito ng Diyos, sinasabi niya sa kanyang mga alagad na greater things than this you will do. Higit pa rin ito ang kaya niyong gawin. Hindi po sinasabi ng Panginoon na mas makapangyarihan ang gagawin ng mga disciple. Hindi po. Ang sinabi po dito, greater things in terms of number mga kapatid. Dahil syempre, ang Diyos po ang Almighty God. Hindi po, wala pong makakagawa ng kanyang ginawa, kundi siya lang. Pero nung sinabi po niya na greater things you will do than this, ibig sabihin ko, ang Diyos ay nakakonfine doon lang sa mga lugar na kanyang napuntahan. Nung sinabi niya, you will do greater things. Dahil laman ng Panginoon sa kanyang future ng pagtingin sa bawat isang kanyang mga tinawag na sa sobrang dami ng kanyang magiging disipulo, talagang greater things ang magagawa in number mga kapatid. Because God expected His disciples to grow, to develop, and to mature as they learn daily how to be more like their master. At ito pong promise na ito mga kapatid ay promise na mayroon tayo dito hanggang sa ngayon mga kapatid. Sabi po ng Panginoon, greater things we will do today. Ibig sabihin kung ang Panginoon ay
pag-minister. Tayo ngayon, mga kapatid, with the technology that we have, really, we can do greater things that we already know. Meron tayong napakalaking potential sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Yung mga kaibigan natin, yung ating mga workplace, yung ating mga school na kinalalagyan, ang ating mga bahay, kahalit, mga kapatid. We can do greater things in terms of number. Mas marami na tayong kayang gawin ngayon kung para sa kaya nilang gawin noon. May mga sasakyan na tayo ngayon, mga kapatid, noon sila ay naglalakad pa lang. Diba, mga kapatid? Hallelujah. Ang pagiging disipulo, mga kapatid, is a continuous process. Ito po ay hindi naiiwan sa atin, mga kapatid. And it is a must for us na after natin mabuhay sa mundo ito, kung hindi mababalik ang Panginoon, may maiiwan ang magpapatuloy ng ating pananampalataya. Dahil sabi po ng Panginoon, go ye therefore and teach all nations. Hindi po sinabi ng Panginoon basta lang na sabihin mo doon lang sa iyong mga kakilala o sabihin mo doon lang sa iyong mga ka-close. Ang instruction niya po ng Panginoon ay worldwide, mga kapatid. Go, therefore, and teach all nations. Hindi lang sa kapwa mong Pilipino, kundi kahit sa ibang bansa, mga kapatid. At kung ano niyang i-internalize, ganun pala kalaki ang commandment. Ito po'y utos, mga kapatid. Hindi po ito choice lang or option sa bawat isa sa atin. Na para bang natin gagawin natin. Kundi ito po isang commandment, mga kapatid. At ano nga yung ating unang-unang binasa sa slide, sabi po ng Bible, the Lord will only know us if we follow Him and if we hear His word. Tayo ay magiging masasabi ng alagad ng Diyos kung narinig natin ang Kanyang tinig at sinusunod natin ang Kanyang mga salita. Sabi nga, yun yung nakasulat sa Biblia, mga kapatid. Hindi yung mga personal na dahilan na siguro naman kilala na ako ng Diyos kasi nakaramdam na ako ng kalitawan sa aking pakiramdam. O siguro naman kilala na ako ng Diyos dahil lagi naman akong sumisipan. Ay sabi po ng Bible, mga kapatid, the only way is for us to hear and to follow the will of the Lord. Ang sabi po ng John 17:20, I'm praying not only for them, but also for those who will believe in me because of them and their witness about me. Ang Diyos po ay nagkaroon ng future na pag-iisip na yung 12 disciples na kanyang biniruan, magtuturo din naman, mga kapatid, and they will believe in the Lord Jesus just as how they have believed them, mga kapatid. Sabi po ng Panginoon, do not be afraid from now on for you will be catching. Piliin po maigin ng Diyos ang kahalit ng mga salita, huwag tayong matakot. Fear not, mga kapatid. Sabi nga ng Diyos, sa ilagi natin kasama, at kailan man hindi niya tayo iiwan, mga kapatid. God shows, hindi natin unang hinanap ang Diyos, ang Diyos ang unang naghanap sa atin, siya ang unang umili sa atin, and because of that, mga kapatid, meron tayong debt of pain. May utang tayo, mga kapatid. Meron tayong cost of pay, mga kapatid. At ito ay yung sundin natin ng ating Panginoon, denying ourselves and taking up our cross. God uses ordinary people to carry out His extraordinary plan. Kung inyong nitingnan, mga kapatid, ang 12 disciples na ito, hindi sila yung mga nakapag-aral. Sila ay mga mangingisda. Sila ay mga tax collector. Ang kanilang mga occupation ay sinasabi namin, hindi yung mga doktor or yung mga, well, meron din doktor nung panahon na naging pagkasunod ng Panginoon, pero hindi sila yung mga nasa mataas na estado ng mga mayayaman, mga kapatid. Sabi nga, they are 12 unlearned men, mga kapatid, pero they turned the world upside down, di ba? Binaligtad nila ang mundo, mga kapatid. At ano ang kanilang dala-dala? Walang iba kundi yung personal nilang experience and first-hand information from the Lord Jesus Christ himself. Yung discipleship na mayroon sila, yun yung kanilang naging weapon, mga kapatid. Hindi sila natakot na sabihin na ang Diyos ang totoong Diyos. Bakit? Sila mismo sa kanilang sarili ay alam nila ang katotohanan. Nawa ganun din yung maging courage na mayroon tayo. That we consider na kahit na tayo ordinaryo lang, but God will use us mightily to carry out His extraordinary plan in this world. Sabi niya, for which of you deciding to build a tower does not first sit down and count the cost.
process. Hindi po ito purong inhawa at puro talunan, palampangan at sayawan, mga kapatid. Ang paglilingkod po sa Diyos, we have a cross to take and we need to deny ourselves in order to follow the Lord Jesus Christ. At ang maganda, mga kapatid, we are privileged at tayo ay nakitaan ng Diyos ng kaibang potensyal. That's our privilege. That among the billion people in this world, you are here. Narinig po ang salita ng Diyos. Na sa dami ng mga tao makasalanan sa mundo, pinili ka ng Diyos na nandito. May pagkakaroon kang baguhin ng Diyos sa iyong buhay. Sabi nga niya, Jesus called Peter a rock long before he was stable and mature. He leads us by calling out what he sees and not calling out all our failures. Ang Diyos ay tumawag sa atin na nakita niya ang pwedeng maging sa bawat isa sa atin. Nakita ng Diyos na ikaw ay future na magiging leader, ikaw ay future na magiging tagapagbayan ng kanyang mga salita, future na magiging lead ng mga tao patungo sa krus ng Kalbaryo. Hindi ka wala lang, hindi ka walang sinabi sa mundo ito, but God has chosen you. At alam natin ang Diyos ay tunay na makapangyarihan at tunay na nalalaman niya ang lahat ng bagay. At kung ang Diyos ang alam mong umili sa'yo, bakit ka matatakot? Ang Diyos ang may alam ng lahat ng bagay. Alam niya ang iyong kabiguan sa buhay. Alam niya ang failures mo. Alam niya ang iyong mga karunihan. Alam niya ang mga bagay na hindi dapat sa'yo. But still, God has chosen you. Ibig sabihin, mga kapatid, there's really something in you. Meron ka talagang potential. Kaya huwag tayo pang inaan ang kalooban, mga kapatid. We must always obey and follow the Lord at all costs. Hallelujah. Pasuyo po na next time. Yan. He sees and calls out the good in us that we can't even see ourselves. Nakikita lang Diyos ang mga magagandang bagay sa atin. Kahit na tayo mo sa ating mga sarili, hindi natin alam na ganoon pala tayo. Kung makikita niyo po yung sarili ngayon at noong una na hindi niyo pakilala ang Diyos, hindi niyo naisip na makakapagsuot kayo ng ganitong klase ng damit. Di ba? Simple lang ang ating pamumuhay at wala namang dahilan para tayo ay magtihis. Pero binigyan tayo ng Diyos ng bagong buhay. Binigyan tayo ng Diyos sa isang bagong mundo na tayo susunod sa Kanya, mga kapatid. And He calls out the good in us that we can even see ourselves. Grace was free, but it doesn't mean that it was cheap. Libre ang biyaya ng Diyos, pero hindi ibig sabihin na ito'y walang kabuluhan. Dahil ito'y binili ng Diyos ang kanyang sariling dugo. At ang kanyang dugo ang naging kabayaran sa lahat ng ating inatamasa sa mundo. Libre natin natanggap ang biyaya, mga kapatid. Pero alam natin na kaya natin ito libre natanggap dahil may ibang nagbayad dito para sa atin. Sabi ko nga kanina, we have a debt to pay. May utang tayo na kailangan bayaran. And we must deny ourselves to take up our crosses and follow Christ at all costs. Hallelujah. Christian life is not about self-promotion. It is about self-denial. Sabi pa naman Matthew 16:24, sabi ng Panginoon, if any man will come after me, let him deny himself and take up his cross, follow me. You take your cross daily and follow me. Sabi pa ng Luke chapter 9 verse 22. Hindi ko po sure kung may nalaman ako. Sabi nga mga kapatid, let him deny himself and take up his cross and follow me. I have been crucified with Christ. Atin po itong ilagay sa ating mga puso. I have been crucified with Christ and I no longer live. Hindi na ako nabubuhay sa aking sarili. But Christ lives in me. The life I live in the body, I live by faith sa pananampalataya in the Son of God, who loved me and gave himself for me. I do not set aside the grace of God, for if righteousness could be gained through the law, Christ died for nothing. According po ito sa book of Galatians, mga kapatid. Tayo ay napako na kasama ng ating Panginoon. Hindi na tayo nabubuhay para sa ating sarili lamang. We are living sa pananampalataya sa ating Panginoon who died for us and who gave himself for us, mga kapatid. Akin lang po sasabihin ang summary at akin po ituloy ito sa isang linggo, mga kapatid. There are demands for being disciples of God. Una, we put Christ above our family. We forsake all
Sino man sa inyo na hindi tumanggi sa lahat ng tinatangkilin ay hindi maaaring maging alagad ko. Kung nangangailangan na iwanan natin ang ating mga tindahan upang makasimba, mas gawin mga kapatid. Kung makinakailangan hindi mo tayo makipag-business transaction upang unahin ang kaharian ng Diyos, we must do it mga kapatid. Kung kinakailangan iwan mo natin ang ilang bahay upang umatid ng prayer meeting and Bible study, we must do it mga kapatid. We must forsake all for the love of Christ. We must be willing to lose our life. Sapagkat ang sino mang mag-ibig iligtas ang kanyang buhay ay mawawalan ito, at ang sino mang mawalan ng kanyang buhay dahil sa akin ay makasusumpong ngayon. Matthew 6:25. Na hindi natin gugustuhin na maging milyonaryo, pero hindi tayo ligtas, mga kapatid. Hindi natin ipagpapalit ang kaharian ng Diyos sa mga material na bagay lang. We must abide in His word and teaching. Sinabi nga ni Jesus sa mga hudyo yun na nagsisimpala tayo sa Kanya, kung kayo ay magsipanatili sa aking mga salita, kayo ay magiging tunay ng mga alagad ko. John 8:31. Sabi ko nga kanina mga kapatid, hindi sa ating sariling karunungan ang ating pagiging alagad, kundi according sa Biblia, kung tayo ay tunay na nagsipanatili sa Kanyang mga salita, at tayo ay tunay na sumusunod sa Kanya, doon tayo tinatawag sa Kanyang mga alagad. What is our reward, mga kapatid? Verily I say unto thee, to you, there is no man that hath left his house, or parents, or brethren, or wife, or children, for the kingdom of God's sake, who shall not receive manifold more this present time, and in the world to come, life everlasting. In Matthew 10:30, but he shall receive 100-fold sa ngayon, in this time, houses and brethren and sisters and mothers, children and lands, with persecutions, and in the world to come, eternal life. We will have a harvest of blessings, 100-fold, mga kapatid ko tayo, magiging nagkasunod ni Kristo. Sabi nga po, in John chapter 14, verse 2, in my Father's house are many rooms, I go to prepare a place for you. Ang Diyos po ay may inihandang mansyon para sa bawat isa sa atin. Hindi na natin kailangan ubusin ang aming lakas upang magtayo ng mga magagandang bagay sa mundo ito at ipagpalit ang kaharian ng Diyos. Susundin natin ang Diyos, mga kapatid, at susundin natin ang Kanyang kalooban. Ang Kanyang kaharian, ang Kanyang, ang ating uunahin at ang Kanyang katuwiran. All these things shall be added unto you. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, all these things shall be added unto you. Sabi ko nga mga kapatid, so they pulled their boats, sinatabi nila ang lahat ng bagay sa kanilang buhay, up on the shore, they left everything and followed Him. They left everything and followed Him. Simple mga salita, pagsunod sa Diyos. Pero ito ang isa sa napakahirap gawin ng bawat isa sa ating mga kapatid. At ito ay hindi lang ginagawa ng isang beses sa isang taon, mga kapatid. We follow Him daily. We take up our cross and follow Him daily. Hallelujah, hallelujah. Tayo po lahat ay tatayo, mga kapatid. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Kaya pa natin yung kapatid.